Ayan, ang pambansang pagkain ng mga Pilipino sa buong linggo hanggang magbagong taon. So ngayong araw na ito, ituturuan ko kayo, hindi na problema to ha, 3 ways sa paggawa o pag-level up ng ating mga tirang espagueti. So tara, simulan na natin. Ang una natin gagawin, ito, naghugas ako syempre ng kamay. Mas madali kung gagamit tayo ng kamay dito para ma-feel naman talaga natin. So kumuha ko dito ng mga 2 tablespoon ng scoop ng ating tirang espagueti. At kailangan lang natin ito ikumpul-kumpul at pwede-idikitin na para tayong gumagawa ng balls. Oh, di ba? Napakadali lang. So kailangan natin ito, guys, na patigasin sa pamamagitan ng palagay nito sa ating freezer. So, mas maganda kung ilalagay natin ito for minimum 2 to 4 hours at babalikan natin ito mamaya habang gumagawa naman tayo ng ating pangalawang recipe. Meron ako ditong regular size na hotdog, hiwain lang ito sa gitna. Sa isang bowl ay maglalagay lang ako dito ng 2 itlog. So itong 2 itlog natin, guys, ay tamang-tama na sa 3 nating paggagamitan ng recipe na ito. Para naman ito sa ating pangalawang recipe, ito, naglagay ako ng kalahati lang ng hotdog dito sa ating Shanghai wrapper at maglalagay lang tayo dito ng mga equivalent na mga 1 tablespoon scoop na ating tirang espagueti. So spread lang ito at lagyan ng ating itlog dito sa pinakadulo pang close natin yan at i-roll. At kung gagamit naman kayo ng ating normal or classic na lumpia wrapper o pabilog, gumamit po kayo ng medium size nito. Nga pala, guys, habang tayo ay nagro-rollo nito ay huwag nyo masyadong didiinan o hihigpitan kasi maaari itong pumutok habang ito ay pinipilita mamaya. Ayan, so ito ay itatabi mo muna natin habang pre-prepare naman natin yung ating nauna nang na-prepare ng ating spaghetti bowl. So gagamitin natin harina, itlog at itong breadcrumbs. Ito nga pala kahit anong kulay kasi ito lang yung available na orange na meron dito ngayon. So mapapansin nyo, ito after 3 hours yata ko ito na freezer, medyo matigas na talaga. So ito yung kailangan natin na texture dito para sa ating recipe. Madali lang ito. Iko-coat lang muna natin ito sa harina. Then, nilagyan na natin ito sa ating itlog. Make sure na fully coated dito para dumikit din yung ating breadcrumbs dito. Yung breadcrumbs, ayan yung pampasarap, pampakrunchy ng ating spaghetti balls. Alam naman natin lahat ng spaghetti ay napakadaling mapanis kasi gawa ito sa kamatis, guys, diba? So, kailangan talaga at highly suggest na kailangan natin ito i-consume or kainin within 2 hours. At kapag may natira tayo yung mga niluto natin na talagang ni-remake na lang natin o ni-level up yung mga tirang spaghetti, ay huwag na natin talaga itong ilagay pa sa rep. So, kailangan na natin ito i-dispose. Sa pagluto naman ito, napakadali lang. Syempre, kakailangan na natin dito ng ating mantika. Mas maganda kung deep fry para hindi tayo magbabaligtad. So, over medium heat yan ha. Kailangan na mainit muna yung ating mantika bago natin ito isa lang. At isa sa pinaka-importante sa mga pagre-remake o pagluluto ng mga tirang spaghetti ay kailangan talaga na kainin or tikman mo muna natin yung ating mga spaghetti kung okay pang lutuin. At kapag maasim-asim na at hindi na maganda talaga sa panlasa, huwag na natin ito gawin. At para naman sa ating level up recipe, number 3, ito napakadali lang. Make sure, guys, na ito ay gagamit tayo ng non-stick pan. Kung hindi naman at wala kayo na katulad ko, ay kailangan na painitin muna natin yung ating kawaling gagamitin. Ito ay size na 21 inch lang. So ito ay sakto-sakto lang sa natirang itlog kanina na pinaggamitan natin. So ito, naglagay lang ako ng mga 1.5 cup ng natirang spaghetti at naglagay ako dito ng itlog na pang-bide natin dito. So over medium heat ay kailangan natin ito lutuin. At bago yan, syempre, maglalagay tayo dito ng pepperoni. Takpan natin ito at lutuin for 5 minutes. At after 5 minutes, ito na, medyo luto-luto na yung ating pepperoni. Then, maglagay na tayo dito ng ating cheese. Ang gamit ko nga pala dito ay cheddar lang. At again, takpan natin at lutuin hanggang sa mag-golden brown na or maluto na talaga at malusaw o matunaw yung ating cheese. Sa mga walang non-stick pan na katulad ko, ay hinintay ko muna lumamig yung ating spaghetti pizza para madali itong matanggal. And now it's done! Our 3 ways level up recipe sa mga tirang spaghetti. O yan ha, hindi na tayo mamamblema mga mommy daddy. Syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano-ano yung mga ginawa natin na recipe na ang gamit ay tirang spaghetti? Ang inyong sagot? Sa comment box section. Tara na, guys. Wala na pang tumpik-tumpik pa. Wow, lambot. Tignan natin yan. Kain po tayo. Wow. Ang sarap. Grabe.
Ako guys. Wala akong masabi kasi. Sa akong lutuin ito kasi hindi siya lasang spaghetti. So kapag in-upgrade nyo, na-level up nyo, kung ano yung nakikita nyo ganyan, mga ganyang granules, ang crunchy, tsaka kulang na lang talaga kanin. Para siya nagsilbing another way of na in-upgrade nating ulam. Okay, so wala kayong malalasahang spaghetti dyan. Ito kaya. Ano po tayo? Grabe ito. Ang sasarap. This is a really must try new level up recipe sa mga tirang spaghetti. So ayan po guys, maraming salamat sa lahat. Just let me know kung gusto niyo itong gayahin. Again, ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!